live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaulanan ng bala ang isang barangay hall sa Arayat sa Pampanga na ikinasawi ng mismong kapitan doon. Politika ang isa sa mga tinitignang motibo ng pulisya sa krimen dahil plano umanong tumakbo ng biktima bilang vice-alcalde sa darating na eleksyon. Labis ang pagluluksa ng kanyang mga mahal sa buhay, maging ng kanyang mga nasasakupan. At nakatutok si June Veneracion. Pasado alas 8 kagabi nang makuna ng CCTV ang paghinto ng sasakyang ito sa tapat ng barangay hall ng Lacuse sa Arayat, Pampanga. Unang bumaba ang sakay sa likod na nagpaulan ng bala ng baril. May inaasinta pa ang gunman sa may pintuan ng barangay hall. Surod na bumaba ang kanyang kasamahan na nagpaputok sa ere. Lumakad pa ang gunman habang napakaripas ng takbo ang mga residenteng nasa labas. Ang pamamaril na yan, ikinasawi ng kapitan ng barangay Lacuse na si Mel Lumbang. Dahil barangay captain si kapitan, so yung motive nito is malamang kasama talaga yung politika dito. Plano niya, based sa mga tao dun, parang tatakbo ng vice mayor sa darating na halalan. Nakaupo daw sa silya na ito si Kapitan Mel Lumbang ng pagbabarilin ng gunman. Makikita pa rito sa kanilang barangay hall yung mga iniwang tama ng bala mula sa sinasabing M16 rifle na ginamit ng salarin. Sabi ng pamilya ng biktima, 6 na tama ng bala ang tinamo niya sa likod, 3 naman sa harap. Dinala pa siya sa ospital, pero doon din binawian ang buhay. Sabi ng pamilya ng biktima, may napansin ang kanilang mga kalugar na may mga hindi pamilyar na mukha at sasakyan ang kanilang nakitang dumadaan sa barangay bago ang pamamaril. Dito po, parang ang politika talagang mabigat po tuwing sasapit po ang election period. Ganyan po ang nangyayari dito sa bayan po namin. Hindi lang ako, anak, tsaka mami ko na nagdadala mahati ngayon, kundi buong barangay. Hanggang ngayong hapon ay may ilang basyo pa ng bala ng M16 rifle ang nakuha sa paligid ng barangay hall. Nagluluksa ang mga kabarangay ni Kapitan Lumbang. Nakita ko siya rito na kailan. May dugo dito. Iyakan nga yung mga tao kasi nga hindi nila expect na yung kapitan gano'ng gagawin. Bago siya napatay, sabi ng pamilya ng biktima, nakaligtas na sa dalawang ambush noong 1999 at 2001 si Kapitan Lumbang. Bumuo na ng Special Investigation Task Group para tutukan ang kaso. Based on our investigation, yung tatlong bodyguard ni Kapitan is nakapag-retaliate pa, no? Malamang sabi nga dun sa area is parang tinamaan pa yung gunman. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Good news! Abot kamay na ng mga empleyado ng gobyerno ang unang bugso ng dagdag sahod ngayong naglabas na ang Budget Department ng panuntunan para sa implementasyon niyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inilabas na ng Department of Budget and Management ngayong araw ang Budget Circular na nagdedetalya ng unang tranche o unang bagsak ng taas sahod sa mga kawani ng gobyerno. Napadala na rin po natin yung guidelines sa ating national government agencies para masimulan na po nila ang computation ng mga adjustments. Saklaw ng taas sahod ng mga civilian government personnel sa executive branch, sa legislative o sa Kongreso at Senado, at judiciary o sa mga korte, constitutional commissions, GOCC at mga lokal na pamahalaan. Hindi kasama rito ang mga pulis at sundalo dahil may sarili silang salary structure. Sa loob ng 4 na taon mula 2024 hanggang 2027, makakatanggap ng taas sahod ang mga kawani ng gobyerno. Kung magkano, depende sa salary grade o rango. Ang isang teacher 1 na nasa ilalim ng salary grade 11 halimbawa, nakasalukuyan nakakatanggap ng 27,000 pesos kada buwan. Matapos ang unang tranche ng taon, makakatanggap siya ng 1,512 na dagdag sahod. Panibagong 1,512 na dagdag sa 2025, 1,681 sa 2026 at 1,682 sa panghuling tranche sa 2027. Kung susumahin pagkatapos ng 4 na taon, tataas ang sweldo ng isang teacher 1 na mahigit 6,000 piso. At bukod sa taas sahod, maasahan na rin daw ng mga kawani ng gobyerong medical allowance
7,000 piso kada taon kada empleyado na bahagi pa rin ng dagdag benepisyo. Epektibong unang bagsak ng taas sahod noong January 1, 2024 para sa national agencies. Kaya retroactive ito o ihahabol sa dapat na natanggap na taas sahod mula noong Enero. Sa mga lokal na pamahalaan naman, kailangan nila maglabas ng ordinansa para maging epektibo ito. 36 billion pesos ang inilang pondo para sa taas sahod sa taong ito. Ang sinabi lang po ng Presidente is to ensure that whatever adjustment that we do, it make it a competitive versus the private rates, yung market rates ng, sa private sector. So we tried our best to make it competitive. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. May big-time rollback ang ilang kumpanya ng langis simula bukas. Pero kasabay ng anunsyong yan, may ipatutupad namang dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Alamin ko magkano sa pagtutok ni Maki Pulido. Dahil tagulan na at di na kasing init, inasahan ang pagbaba ng generation charge na sana raw ay magresulta sa mas mababang singil sa kuryente. Umaba naman ang generation charge para sa buwan ng Agosto. Pero dahil nagtaas ng singil sa transmission charge ang National Grid Corporation, may 3 centavos per kilowatt hour na dagdag singil pa rin sa August billing ng Meralco. Dagdag na 7 pesos yan sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan at dagdag na 10 to 16 pesos kung higit sa 200 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Ang taas singil sa transmission charge ay dahil sa biniling reserbang kuryente ng NGCP. Para sa buwan na ito, ang ancillary service charges ay tumaas ng higit 50%. Dahil hindi na natapos sa mga dagdag singil sa kuryente, lagi nakakatanggap ng disconnection notice sina EDNA. Mahirap kasi pagdating ng katapusan, hindi maano, mabuo ka agad yung pambayad, utang muna. Pag mayroon na naman bill, utang na naman muli. May mga inaasahan pang dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil may hindi pa nasisingil na transmission charges ang NGCP. May epekto rin sa generation charge ang pagmahal ng benta ng kuryente ng dalawang planta na pinagkukunan ng kuryente ng Meralco. Hindi pa lang alam kung magkano at kailan natin ito papasanin dahil hinihintay pa ang desisyon ng Energy Regulatory Commission. Ngayon pa lang, pinaghahanda na ng Meralco ang mga customer. Kung maaprubahan na yun ang ERC na ipasa, marireflect siya sa increase in the generation charge. Kung may pagtaas sa singil ng kuryente, may pagbaba naman sa presyo ng langis simula bukas. 2 pesos and 45 centavos per liter ang rollback sa gas, 1 peso and 90 centavos sa diesel, at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Isa sa mga dahilan, ang pagbagsak ng bilang ng inaangkat na langis ng China dahil sa pagbagal ng ekonomiya nito. Ikalimang linggo na sunod-sunod na rollback. Let's manage our expectation. Pero hindi na bilib sa rollback ang ilan sa mga nakausap naming driver. Parang lokuhan lang eh. Mag-rollback sila. Isang linggo, taas na naman sila. Mas tumaas pa doon sa dati presyo. Di wala rin. Mamagulat ka isang buwan, mas mataas na naman. Ang dapat daw maintindihan, sabi ng Department of Energy, net importer o lahat ng langis inaangkat ng Pilipinas. Kaya susunod lang ito sa dinidiktang presyo ng international market. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon sa Kamara ang umunay special treatment na ginawa ng mga otoridad sa driver na nag-counterflow sa EDSA busway nitong Hulyo. Imbes kasi na dalhin sa presinto, inihatid pa raw ang driver sa kondo nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Naku, ako magmamaneba niyan. Counterflow to, counterflow. Sige, banggain mo. Ano, anong dito? Dalawang linggo na matapos mag-counterflow sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe ang kotseng ito. Kaya naantala ang biyahe ng bus at isang ambulansya. Pero hanggang ngayon, nagtataka ang ilang kongresista kung bakit hindi pa rin nakakasuhan ang driver na hinatid pa raw ng mga otoridad sa kondo nito sa Taguig imbes na dalhin sa presinto. Pero itong taong ito, special treatment ang binigay ninyo eh. Inihatid nyo pa nga sa BGC. Definitely, we are not giving him special treatment. Meron po kaming pagkakamali and we apologize for that, Mr. Chair. Dapat dinala yun sa police station. Dapat iniwan po doon. That's why kailangan po talaga retraining is essential here.
Sabi ng MMDA, tinikitan nila ng reckless driving at illegal counterflow ang driver. Pero hindi raw sila deputized para sampahan ito ng reklamong driving under the influence of alcohol. Lalo't kailangan ng resulta ng breath analyzer test para rito na ang makagagawa lang daw ay Police at Land Transportation Office o LTO. Sabi naman ng Transportation Department, walang LTO nang mangyaring insidente. Pero may dumating naman daw agad doon na Police Makati. Ang problema, hindi raw inaresto at hindi rin daw isinalang ng mga Police sa breath analyzer test ang driver kahit amoy alak na raw ito at aminadong galing sa Gimikan. Sinabi ng enforcers namin na nag-counterflow at mukhang nakainom, but the police asked if nagre-resist daw ba yung driver, and they said hindi naman at maayos naman ang kausap, and though sabi ng police, wala, hindi naman pala nagre-resist, so parang kaya nyo na yan. Sa pagdinig na bistong hindi nakapangalan sa nasangkot na driver ang kotse kundi sa kanyang nanay. Nang puntahan ng LTO ang address ng nanay batay sa certificate of registration ng sasakyan, wala naman silang nakitang bahay kundi bakanteng lote lang. Pahinsan may problema rin LTO dyan. So, kasi napalsipahin yung documents nyo. Sabi ng LTO, nagbigay na ng paliwanag sa kanila ang driver ng kotse at submitted for resolution na raw ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Libon-libong tsuper at operator ng jeepney ang nakiisa sa tigil pasada ngayong araw, kaya pahirapan ang pagsakay ng ilang pasahero kabilang sa Metro Manila. Sinabayan din yan ng kilos protesta ng piston na nagtapo ng maitim na langis sa harap ng tanggapan ng LTFRB. Nakatutok si Darlene Kai. Ilang oras na hirapan sumakay ang mga pasahero sa Caruncho Avenue sa Pasig City kaninang umaga. Nagkapila tuloy ang mga nag-aabang ng masasakyan. Ngayon kasi ang unang araw ng kilos protesta ng Transport Group na Manibela kontra sa PUV Modernization Program. Naapektuhan din ang ilang pasahero sa Muñoz sa Quezon City. Naipit tuloy ang mga empleyadong papasok sa trabaho. Ngayon lang po to. Ulit na po nga eh. Update na lang mamaya. Nagbigay naman ng libreng sakay ang Philippine National Police at Quezon City LGU. Pahirapan din sa pagsakay ang maraming pasahero sa Dr. A. Santos Avenue sa Paranaque City. Sa Maynila naman, sa tricycle na lang umasa ang mga pasaherong walang masakyan. Sa ating pong mga mahal mananakay, umihingi po kami ng paumanhin. Wala na po kaming ibang pwedeng gawin kundi iparamdam sa gobyerno na talagang kapag wala ho at ang ating mga traditional jeepney, mahihirapan po talaga sila. Ayon sa Manibela, 80,000 jeepney drivers at operators daw sa buong Pilipinas ang sumali sa tigil pasada kanina. 30,000 raw rito ang nasa Metro Manila. Nagtapo naman ng maitim na langis ang mga miyembro ng transport group na piston sa harap ng tanggapan ng LTFRB kaninang hapon. Bahagi yan ng protesta nila laban sa pagpapatuloy ng PUV Modernization Program. Dapat pag-aralan, dapat singilin ng administrasyon sa kanyang kapabayaan sa hanay ng sektor ng ating transport. Dapat ng Pangulo ay dapat nakatingin sa dalawang side, hindi lamang sa isa. Kaya sa Miyerkules hanggang Biyernes, magsasagawa raw ang Pison at Manibela ng tigil pasada sa Metro Manila at sa iba pang probinsya gaya ng Iloilo, Bacolod, Davao, Southern Tagalog at Bicol. Sa Metro Manila pa lang daw, 35,000 na jeepney drivers at operators na ang inaasahang sasali ng Pison at Manibela. Yun lang naman po ang hinihiling namin, mapag-aralan lang ang programa ng gobyerno, maayos yung mga problema ng mga naunang nag-co-op sa amin. Kami po mismo ang magkukusa, hindi na po kami kailangang hikayatin. Plano na uli ng grupong piston na dumulog sa Supreme Court dahil naniniwala sila na sinusuportahan ng Senate Resolution 1096, yung nauna na nilang petisyon. Pero ang DOTR hindi raw patitinag at hahabulin na raw ang mga walang prangkisa. Magsisimula na rin kaming mag-track down ng mga walang mga franchise, ano, yung mga nag-expire yung mga franchise. At karamihan dito mga lumang sasakyan talaga. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Sa kabila ng rekomendasyon ng Senado na suspindihin muna ito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Balak iprotesta ng Pilipinas ang ginawang delikadong maneuver ng isang Chinese jet fighter laban sa nagpapatrolyang eroplano ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Ang pagpapakawala raw ng mga flare ay hindi lamang lubhang delikado,
kundi nagpapakita rin na mapanghamon na intensyon ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Kitang-kita mula sa cockpit ng Philippine Air Force plane ang sunod-sunod na pagpapakawala ng mga flare ng isang Chinese multi-role fighter jet. Sa video, walong flare ang isa-isang lumabas mula sa Chinese fighter jet. Nangyari yan itong Huwebes, August 8, habang nagpapatrolya ang NC-212 aircraft ng Philippine Air Force. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner na isang aviator, pang-depensa ang flare laban sa mga missile at hindi dapat gamitin laban sa ibang eroplano. Very dangerous kasi for instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. Balak maghain ng diplomatic protest ng Pilipinas dahil sa nangyari. Nakapagtataka raw ang ginawa ng Chinese Air Force matapos ang bilateral consultation mechanism talks kung saan nagkasundo ang China at Pilipinas na pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. That's why we talk. But certainly, sinabi ko, we've reached an understanding the other week and then mangyayari ito. So naturally, it's something we have to really consider. Well, I don't know why they did it. Yun ang masabi ko. It certainly took us by surprise. Pinag-uusapan na rin sa National Maritime Council kung ano ang tugon ng Pilipinas. Pero asahan daw na hindi ito ang huling panggigipit na gagawin ng China. Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. Mariin din itong kinundena ng National Security Council, lalo't routine mission lang ang isinagawa ng Philippine Air Force gamit ang non-combat aircraft mula Clark, Pampanga papuntang Bajo de Masinloc. Yung paggamit ng flare shows hostile intent. Parang kung ano yung nangyayari sa dagat na, yes, na nagkakaroon ng water cannon, oo, na nagkakaroon ng laser pointing, ay parang ginawa din nila sa himpapawid. This undermines regional stability. Ayon sa Chinese Southern Theater Command, pumasok ang eroplano ng Philippine Air Force habang nagsasagawa sila ng military exercise sa airspace ng Bajo de Masinloc. Binigyan daw nila ito ng warning bago itinaboy sa paraang naaayon sa batas. Dati nang nagsasagawa ng dangerous maneuvers sa mga Chinese fighter jets laban sa mga anilay nang hihimasok sa itinuturing nilang airspace, gaya ng nangyaring pagtagpo ng US at Chinese aircraft noong 2022 sa East China Sea. Sa gitna ng panggigipit ng China, itutuloy pa rin ang mga maritime domain awareness flights at pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Lakas lang daw ang sandigan ng China habang ang Pilipinas hawak ang karapatan at pagkilala sa sariling EEZ na ibinibigay sa ilalim ng international law. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Naging emosyonal sa pagdinig sa Senado ang dalawang independent contractor ng GMA na inireklamo ng umunoy pang-aabuso sa anak ni Ninyo Mulak na si Sandro. Mariin nilang itinanggi ang anilay mapinirang akusasyon laban sa kanila. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang unang paglantad sa publiko ng dalawang inakusahan ng aktor na si Sandro Mulak ng sexual harassment. Si Richard Cruz, the scriptwriter at creative consultant, at si Jojo Nones, dating consultant at gay director, mga independent contractors ng GMA Entertainment Group. Sa harap ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, itinanggi nila ang akusasyong minulestia ang anak ng veteranong aktor na si Ninyo Mulak. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo. Dagdag ng dalawa, sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya.
ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. May panawagan sila sa publiko. Sa huli, kami rin po ay humihiling ng hustisya. Mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Sa pagtatanong ni Senator Jinggo Estrada, kaugnay sa ilang detalye ng pangyayari, humiling ng executive session ang dalawang inireklamo na pinagbigyan naman ng komite. Matapos ang executive session, kung saan confidential ang mga pinag-usapan, ito ang sinabi ng ilang senador. We cannot divulge first yet the details of what transpired during the executive session. But what we all understand right now, there is a strong evidence against these two gentlemen. Binasa ni Nino sa pagdinig ang palitan ng text ng anak niyang si Sandro at ni Nones mag-aalas 4 ng umaga ng July 21 para raw maipakita na si Nones ang unang nag-message kay Sandro. Depensa ng abogado ni Nones, hindi nila itinatanggi kung sino ang unang nag-text pero hindi umano nila inimbita si Sandro sa hotel room. Nabitin ako sa inom, ha 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 ha, sabi ni Jojo. Tapos sumagot si Sandro lang, ako nga din po eh. Tapos sumagot ulit si Jojo, yes soon, ikakas kita, nagdidilik ako now, sabi ni Jojo. Wow sir, looking forward to that too. Oh, tapos sumagot ulit si Jojo, gusto mo ba, we have some alcohol here in the room, we can order some more. Sabi ni Sandro, sino-sino po kayo, sir? Ha, 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 ha. Kasama ko the drama peeps. But we're wrapping up in a bit. Sabi ni Sandro, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Ha, 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 ha. Sure, may kasama ka? No po, ako lang. Sabi pa ni Nino, sa naunang paghaharap nila nina Cruz at Nones, nagsorry sa kanyang dalawa. Umiiyak sila nung nagsorry sila. They were crying, both of them, and they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Ano sabi ko po sa kanila, ako tao lang ako, Diyos nga marunong magpatawad, kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ang context po kasi yung parang, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Sa susunod na pagdinig, kakausapin din ni Nino ang kanyang anak kung maaari itong magbigay ng payag sa Senado kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Bukas ng gabi na inaasahang makakauwi sa bansa ang iba pang atletang lumaban sa 2024 Paris Olympics. Kabilang dyan, ang mga pambato nating nag-uwi ng medalya, gaya ni na Carlos Yulo, Ira Villegas at Nesty Petesio. Nakatutok si Maris Umali. Simple pero makabuluhan daw ang Heroes Welcome na inihanda ng Malacañang para sa pagbabalik bukas ng mga Olympians na nagbigay karangalan sa ating bansa sa katatapos lang na Paris 2024 Olympics. Bandang alas 6 ng gabi sila inaasahan lalapag via chartered flight sa Villamor Air Base kung saan tanging pamilya lang daw nila ang pinayagang sumalubong sa kanila para mapanatiling pribado ang okasyon. What we actually provided was that each athlete was allowed to invite up to 4 members, either their family, close ones, etc. We left that entirely up to them. So whoever is part of that welcome is who the athletes want to be there. Kasama siyempre dito ang Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo. Ang kanyang mga kamag-anak, sabik na sa kanyang pag-uwi. Congratulations, Kaloy. Sobrang miss ka na namin. Napakatagal na nating hindi nagkakasama at nakakapag-usap. Proud na proud kami.
Mula sa Villamor Airbase ay dadalhin ang mga Olympians sa Malacañang kung saan sila sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza. Magkakaroon ng awarding ceremony sa ceremonial hall at susundan ng dinner reception. Bawat isa sa mga Olympian gagawaran ng presidential citation pero dahil sa nakamit na pinakamataas sa tagumpay ni Carlos sa Paris Olympics na double gold pa, pagkakalooban din siya ni Pangulong Marcos bukas ng Presidential Medal of Merit. Meron din silang cash incentives mula sa Office of the President na bukod pa sa nakamandato sa batas. We want it to be a hero's welcome and it's very much focused on them and what they've done to honor the nation. Dahil gabi na sila makakarating sa bansa bukas, minabuti ng pamahalaan sa Miyerkules na gawin ang motorcade para sa mga Olympian. It will be a 7.7 kilometer long parade that will start from Aliu Theater and then left turn to Rojas Boulevard and then right turn to P. Burgos until it straight ahead to Finance Road until it reaches Taft Avenue. Then right turn to Quirino Avenue up to Adriatico Street and it will end up at the Rizal Memorial Sports Complex. Magkakaroon naman ng maikling programa sa Rizal Memorial Sports Complex. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 20 bahay ang nasira dahil sa pananalasa umano ng buhawi sa Basista, Pangasinan nitong Sabado. Sa lakas ng hangin, nilipad na ang yero ng bahay na ito sa barangay Bayoyong. Humambalang din sa mga daan ang nagtumbahang puno at may nabagsakan pang kuliglig. Sa Sinait, Ilocos Sur naman, isang ipo-ipo ang namataan. Nagtagal daw yan ng ilang minuto pero hindi naman nakapaminsala. Mga kapuso, nabubuo ang buhawi at ipo-ipo kung may intense na thunderstorms. Posible yan lalo't nasa panahon tayo ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa ngayon, patuloy ang umiihip sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, sa hapon ang pag-ulan sa halos buong Luzon bukas. May heavy to intense rains, particular sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Cordillera Region at Palawan. Sa hapon din, ang ulan sa halos buong Visayas, kaya doble ingat lalo na sa banda ng baha o pagguho ng lupa. Sa Mindanao naman, umaga pa lamang uulanin na ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Madaragdagan yan sa hapon hanggang gabi at posible ang heavy to intense rains. Dito naman sa Metro Manila, huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil sa hapon inaasahan ang pag-ulan. Ganyan din sa araw ng Miyerkules kung kailan gagawin ang parada para sa mga Olympian na nagbigay ng karangalan sa bansa. Samantala, update naman sa binabantayang low pressure area. Nasa labas na ngayon ang Philippine Area of Responsibility. Lumakas at isa na ngayong tropical depression ng LPA na huling namataan 1,520 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Sa ngayon, wala yung efekto sa lagay ng parahon sa bansa pero patuloy na umantabay sa updates. Nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi galing sa CCTV ng Manila International Airport Authority ang kuha kay Vice President Sara Duterte na palabas ng bansa noong kasagsagan ng superbagyong Karina at Habagat. Anya, wala silang kamera sa lugar kung saan nakuna ng bise na lumipad noon papuntang Germany. Ayon kay Bautista, malamang daw ang video footage ng bise ay nanggaling sa mga pasahero. Noong nakaraang linggo, pinasaringan ng bise ang mga opisyal ng paliparan at sinabing ni hindi man lang daw nito iniimbestigahan ang pagsasapubliko ng video footage at iba pang anyay banta sa seguridad. Inilahad din ni Duterte na ang issue sa budget ang isa sa mahaba umanong listahan ng dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Pangulo. Ayon naman kay Budget Secretary Amina Pangandaman, mula noong 2023, tinaasan daw ang budget ng DepEd ngayong taon bilang pagsuporta sa matatag program. The best birthday present. Timing kasi sa kaarawan ni primetime queen Marian Rivera ang pagtanghal sa kanya bilang best actress sa Cinemalaya 2024 para sa pagganap niya bilang si Teacher Emmy sa Balota. Makichika kay Aubrey Carampel. For her spirited portrayal of public school teacher. Woo! Sanctity of the Marian Rivera.
Isa si Kapuso primetime queen Marian Rivera sa itinanghal na Best Actress sa Cinemalaya Independent Film Festival 2024 para sa kanyang pagganap bilang si Teacher Emmy sa pelikulang Balota na official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Katay ni Marian for Best Actress si Gabby Padilla para sa pelikulang Konobasyo. Si Marian, emosyonal na tinanggap ang kanyang Balanghay Trophy. Sa lahat po ng bumubuo ng Cinemalaya, marami pong salamat sa inyo. To my GMA family, thank you. Direkip, umpisa pa lang ng shooting natin, ramdam ko ang 100% na pagtitiwala mo sa kakayahan ko kung paano ko i-arte si Teacher Emmy. So thank you, Direkip. Ang award na tanggap ni Marian sa bisperas pa ng kanyang 40th birthday. Salamat po sa napakagandang regalo. Taus-puso po ako nagpapasalamat. Bukod sa award, thankful din si Marian sa naramdamang suporta para sa pelikulang sold out ang lahat ng screenings. Mahalaga sa akin yan, sinasabi ko nga, yung experience ko sa paggawa ng Balota. At siguro sobrang special pa nito dahil nandito yung asawa ko, katabi ko, habang binanggit yung pangalan ko. Yung fulfillment talaga bilang isang artist, naramdaman ko talaga sa tuwing umuwi siya after every shooting day. Kasi dahil sa pelikula lang yan, she was able to express, di ba, kumbaga yung mga feelings, emotions, pero higit sa lahat na pakita niya yung talent niya. Kinilala rin sa awards night ang iba pang pelikula, gaya ng Tumandok na Hakot Awards at hinirang na Best Full-Length Film. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Nilinaw ni Senate President Chiz Escudero na hindi babawasan ang mga holiday sa bansa, bagkos ay lilimitahan lamang ito para hindi na madagdagan pa. Pinulsokan namin ang mga empleyado at negosyante ang boses nila sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Sa tala ni Senate President Chiz Escudero, mahigit isang buwan na raw ang kabuuang bilang ng mga araw na idineklarang holiday sa buong bansa. Kaya nga raw hanggat maaari, huwag na itong madagdagan pa. Walang issue sa holiday, ang polisiya ng Senado, huwag nang dagdagan yung mga holiday natin ngayon dahil sobrang dami na, pero wala kaming balak bawasan. Sinabi na namin, napakahabang kwento yan at hindi aabot sa kongresong yan ito. Ang puntirya raw ng Senado ang mga panukalang dagdag holiday sa mga munisipalidad. There's at least one holiday per municipality. We're granting holidays in provinces that don't have a holiday yet. Ito yung maliwanag ebidensya na huwag nang dagdagan pero huwag bawasan. Ang pag-aaral ng Senado sa mga holiday ay kasunod ng rekomendasyon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nakakaapekto sa productivity ang anyay masyadong maraming non-working holiday. Pag napakarami pong holiday, siyempre ang ibig sabihin niyan, kung magtatrabaho po ang manggagawa, may karagdagang premium pay. Dapat po talaga mabalance. Kung napakarami pong holiday, bukod po sa national holiday, ay meron pang mga local holiday. Bahagi yan ang tinitignan ng mga investors or potential investors. Sabi naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECO. Sa mga business conferences, mga business, lagi meron lumalabas ang manifesto, let's nationalize this holiday. Kasi even yung mga investors na turn off sa atin pagka na pag-uusapan yung holidays, ganun karami sa inyo, tataka sila. Hati naman ng mga empleyado at negosyante na aming pinulsuhan. As business owner, medyo pabor din sa akin yun kasi totoo naman din, ang laki nag-increase yung salary, tapos ang dami pa mga holidays, pero yung benta, di ba, hindi ganun kalaki. Mahalaga po siya kasi parang dagdag kita din po siya, pero pwede rin naman natin sabihin na pwede ko siyang gawing pahinga, pero ngayon sa aspeto ng buhay ko ngayon, mas kailangan ko magtrabaho kasi may mga kailangan kaming mga bayaran na gastusin, lalo na yung kapatid ko ngayon may operasyon ngayong araw mismo. Ano rin sa amin yun, parang double pay din sa amin. Saka kung kaya naman po namin pumasok ng holiday, why not po, di ba? Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok 24 Oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Para sa ilang netizen, insensitive ang ideyang limitahan ang holidays lalo't sa mga ganitong panahon na lamang daw nakakabawi ang ilan para makasama ang pamilya. Malaking tulong din daw ang holiday para sa mga empleyado lalo kung double pay. Hirit naman ang iba, mas maraming problema ang bansa na dapat unahin kumpara sa paglilimita sa holiday. Suwestiyon nila, pagtuunan ng aumento sa sahod, pagpapababa ng presyo ng bilihin at pagbawas sa mga Pilipinong walang makain o matirhan.
thumbs up naman para sa netizen na ito na ang sugestyon dahil nagiging unproductive raw mga tao. Mas mapapabutian niya kung gawing working holidays na lamang ang mga ito na may dagdag na bayad sa mga manggagawa. Kwento naman ng ilan, may holiday man o wala, may ilan pa rin manggagawang kailangan pumasok sa trabaho at magbigay serbisyo. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Binigyan din ni PNP Chief General Romel Marbil ang pangangalaga sa karapatang pantao. Sa gitna ng anyay recalibrated o binagong kampanya kontra droga ng gobyerno. Nakatutok si Rafi Kima. Ito po dun sa ating recalibrated na drug war. Ang unang-una nating iintindihin ay pagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Yan ang kautusan ni PNP Chief General Romel Marbil sa mga pulis sa kanyang talumpati sa flag raising ceremony sa Campo Crame kanina. Ang mga sangkot sa droga, meron pa raw pag-asa. Ito po tayo, habang nandito po tayo sa bansa natin, nandito po kayo sa Pilipinas, alalahanan nyo, lahat ng tao may pag-asa. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Let us preserve, let us respect. Nandito po tayo, we are called law enforcers, then we enforce the law in a proper order. Ang pahayag na ito, welcome daw sa mga human rights advocate. Pero si Attorney Shell Jokno, na isa sa mga nanguna sa pagsasampa ng kaso laban sa war on drugs ng nakaraang administrasyon, nakukulangan sa sinabi ng hepe ng PNP. May mga kautusan pa raw kasi sa PNP mula sa nakaraang administrasyon na hindi pa pinapawalang visa hanggang ngayon. At kung seryoso daw talaga ang PNP sa kanilang pahayag, marami pa raw silang pwedeng gawin para patunayan ito. Maganda sana kung lahat ng anti-drug operations ay kasama na yung requirement na may body-worn cameras. Second, na lahat ng requirements ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act pagdating sa mga bypass operations at iba't ibang mga anti-drug operations ay talagang ipatupad nila ng husto. Dati nang tinukoy sa isang resolusyon ng Korte Suprema na may mahigit 20,000 na napatay sa unang 17 buwan ng war on drugs na iniulat sa UN Accomplishment Report ng Duterte Administration noong 2017. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nagpasak lolo na po sa Senado ang mga pamilya ng dalawang OFW sa Saudi Arabia na nasawi noong Hulyo. Bago kasi ang kanilang pagkamatay, ilang beses umanong nagsumbong ang mga biktima ng pangmamaltrato mula sa kanilang mga amo. At nakatutok si Mark Salazar. Sa Senado na humingi ng tulong ang mga kaanak ni Jeline Arguzon at Riolin Saison, dalawang OFW na namatay kamakailan sa Saudi Arabia. Gustong mabigyan linaw ng mga kaanak ang tunay na sinapit ng dalawa. Sa kaso ni Jeline, June 16 siya na-deploy sa Saudi Arabia pero isang linggo pa lang, nagsumbong na raw ito sa asawa ng maltreatment. Nung pagkalipat po niya dun sa ibang bahay po, yun po sinabi po niya na kinuha daw po yung passport niya. Yung baso daw po itinapon ng bata. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung baso po. Kaya sabi po niya masama raw po ugaliin yung mga bata. Mula June 28, hindi na raw makontakt si Jeline ng kanyang pamilya. Kaya dumulog sila sa recruitment agency. Ang sabi po ni FRA, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin. Tumawag kayo sa MWO. Lumapit din ang pamilya sa OWA July 19. Nung tumawag po kayo sa amin, nandun na po yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kaagad yung si agency sa kanila. July 20, saka sinabing patay na si Jeline Arguzon dahil sa cardiac arrest. Huling ulat, as of this morning, Mr. Senator, ang resulta ng autopsy ni Jeline ay natural death ang lumabas. Hindi po natin tinatanggap ito, kaya't ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Meron po ako ring ulat tungkol sa mga nakatanaw ng
ng katawan ni Jeline at buong buo ang kanyang katawan. Therefore, an autopsy in the Philippines is very, very feasible through the NBI, National Bureau of Investigation. July 15 naman, huling nakausap ng asawa, si Riolin Saison. Lagi po silalak yung pinto. July 16, inulat ding namatay si Riolin sa natural death na hindi raw pinaniniwalaan ng pamilya. Kapwa suspendido ang lisensya ng recruitment agencies nila Jelin at Riolin. Magsasagawa raw ng sariling autopsy ang NBI sa oras na makauwi na ang labi ng dalawang OFW. Sa oras na may makuhang ebidensya, ang Department of Foreign Affairs naman ang hihiling sa Saudi government na kasuhan ang employer ni Jelin Arguzon at Riolin Saison. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. May official fandom name na ang fans ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Meet the Diamantes. Si Julie mismo ang namili niyan dahil just like diamonds, very precious and valuable sila sa singer. Fire orange naman ang kanilang official fandom color para sa nagliliyab at nag-aalab na pagmamahal ni Julie. Baby Gio is here! Sa isang IG post, nagbahagi ng ilang pics si kapuso mommy Sheena Halili ng kanyang healthy newborn. Congratulations, Sheena! It's a beautiful day to be a My Day dahil February next year na nakaset ang concert ng K-pop band na Day 6 sa Pilipinas. Para yan sa kanilang Forever Young World Tour. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.